kayo po ang lahat. Sa akin bubuksan aking puso't isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala patawarin yaring kasalanan ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel, sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring dingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon, huwag mong tulutang kami
hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik, at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag niyong sayangin ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo, at gaya ng inyong narinig, ito po ang hudyat, ang pagsisimula ng atin pong paglalakbay patungo sa 40 araw na paghahanda para sa yung tinatawag nating Paschal Triduum, yung mga mahal na araw. Ngayon po nagsisimula yan. Yung iba may abo na, yung iba wala pa. Ako ngayon pa lang kasi nagmisa, no? Mamaya pa lang. Pero maganda po na atin pong muling sariwain, balikan, bakit ba tayo magpapalagay ng abo? Alam mo pa ba kung bakit ka naririto? Nasa trabaho ka, dapat nasa bahay, isesyesta ka, pero nandito ka sa loob ng simbahan o naririto ka para magsimba. Alam mo pa ba? Naiintindihan mo ba itong pinapasok mong ito? Ang pagpapalagay ng abo, sabi nga po, no, sa bungad pa lang ng ating ebanghelyo, ang sabi, tiyakin ninyo na hindi lang ito magiging pakitang tao lamang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang plastic. Hirap na hirap kayong sabihin, no?
na huwag plastic, pero kayo-kayo naman, ayaw niyong magsabihan ng totoo. Paalala lang naman, no? Kasi tayo pa rin naman ang magdidesisyon. Pero ang sabi nga po sa unang pagbasa, magsama-sama tayo. Magtipon-tipon tayo at sabay-sabay natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ang pagpapalagay ng abo, higit pa sa ritual, higit pa sa tradisyon nating mga Katoliko. Ang pagpapalagay ng abo ay isang pag-amin na tayo po ay may kasalanang nagawa. Ito yung unang araw o kaisa-isang araw sa buong taon na tayo po ay malayang nagsasabi na ikaw, ako ay makasalanan. Pag, no, pag nagpalagay tayo ng abo, nagkasalubong sa lubong tayo lahat dyan, hindi mo na kinakailangan husgahan ang isa't isa kasi aminado tayo, ako ay makasalanan. Kaya ako may abo kasi may kasalanan ako. At hindi lang pwedeng maiwan din doon sa pag-amin na tayo po ay may kasalanan. Ang pagpapalagay natin ng abo, umaamin tayo na may kasalanan tayo at hinihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Pag nagkasala tayo sa kapwa natin, sa anak, asawa, pamilya, kaibigan, matik yan, nagkakasala tayo sa Diyos. Kaya laging ang paghingi ng tawad, una at igit kanino man, sa Diyos. Pero paano mo ihingi ng tawad? Paano ka ihingi ng tawad sa Diyos kung hindi mo nakikita ang iyong kasalanan? At kapag hindi mo nakikita ang iyong kasalanan, hindi ka hihingi ng tawad. Ayan po yung tanda. Ha? Kaya sabi, tiyakin natin na huwag maging pakitang tao lamang ito. Hindi pakikiuso lang. Nakikiuso tayo, tapos pag may abo na, selfie-selfie, tapos ipopost natin sa social media para masabi lang na nagpalagay ka ng abo. Ang tanong, nagsisisi ka ba at tumingi ka ba ng tawad sa Diyos? Sabi sa ikalawang pagbasa, no, sa sulat ni San Pablo, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin. Malang araw, kung hindi man ngayon o bukas, hindi lang abo ang nandiya dyan. Ikaw mismo magiging abo. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung lalagyan. Diba, no? Ang dami nang naabo nitong nakalipas sa dalawang taon, 'di ba, no? Nakita mo ang sigla-sigla pa lang. Kahit gaano ka kahirap, gaano ka kayaman, abo lang pala ang itsura nating lahat. So sino tayo para magmalaki? Sino tayo para magyabang? Eh lahat naman tayo, dahil sa kasalanan, nagiging abo. At kung tutusin, doon din naman talaga tayo galing. Dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos, kaya nagkaroon tayo ng itsura. Nagkaroon tayo ng laman, pero pinapaalala sa atin, doon din tayo babalik. So, hindi ko sinasabing, maging proud ka, no? Hoy, ako, makasalanan ako, kaya may abo. Hindi yung magiging proud na magiging mapagmalaki ka pa. Kundi sa bawat no abo na nakalagay sa noon natin, mas madala nawa tayo nito sa kapakumbabaan. Yung mas maging humble tayo.
Kasi kung lahat naman nagkakasala, sino tayo para hindi magpatawad? Ihanda tayong patawarin ng Diyos. Paalala ulit, ha? Mga Katoliko, simula na ng Kwaresma, Ash Wednesday at Good Friday, lalo na ikaw, ha? Ikaw na nagpalagay ng abo sa noo. Mamaya naman, may abo ka pa dito pero nasa barbecuehan ka na mamaya. Di ba kung makangasab ka ng, no, ng steak o baboy o kung ano paman. Fasting and abstinence. Fasting. Bawas tayo ng kain. Hanggat maaari, one full meal lang dapat. Alam mo pa ba yan? Inobserve mo ba na, ay, Miyerkules ng abo ngayon eh. Magpapalagay ako ng abo, kaya tiis muna. Yung tinatawag na discipline, self-control. Tiis muna. Pero huwag naman mainit ang ulo habang gutom ka na, tas ang init na ng ulo mo, eh wala din. Sa mga nasa wastong gulang, walang health condition, i-observe ang fasting and abstinence para mas maging makabuluhan ang ating pong ginagawa sa araw na ito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang, hindi na po kailangan umalis sa inyong mga upuan o pwesto, lalo na ang... Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pangkalahatan na pong sasabihin ito para maiwasan na po yung pagsasalita pa ng mga lay minister at ng pari. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. Kapag nalagyan na po ng abo, maaari pong maupo na po muna. Sa mapagpatawad na Diyos, butong tayo.
hati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, magsitayo po ang lahat. Sa pasimula ng 40 araw na paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kami dumudulog sa iyo, Ama, para sa grasya ng buong pusong pagbabalik-loob, pagsisisi at pagdamay namin sa bawat isa. Taglayang matibay na pananampalataya, kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. On, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Tulungan mo kaming lumago sa aming pananampalataya at mamuhay ng naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus, na nananaghoy sa mukha ng mga mahihirap, mga nagugutom, mga alilat, mga napapariwara. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming bawasan ang aming pagmamataas. Maingat nawa naming sundin ang mga health protocols upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit at anumang dulot na sakuna ng COVID-19 virus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaisa sa diwa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maging mukha nawa kami ng iyong awat habag sa aming mga kaaway, upang maging malaya ang aming puso sa anumang poot at galit. Manalangin tayo. Panginoon,
tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumaon naming kapatid sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay pinawi ng balik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus.
Magsitayo po ang lahat. Paunti po, mupo muna po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.